5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa inyong lahat. At ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa coconut water. Ano ba ang health benefits at ano ba ang mga posibleng risks ng pag-inom ng Buko Juice? Diba tawag natin Buko Juice? Yan po yung coconut water. Ito pong topic na to ay dahil sa request po ano, ng isang subscriber natin na ang pangalan ay Alan Fernandez. Eh, nagbigay siya ng isang message dun sa isang video natin. Ang sabi niya, Doc, please, Buko Juice naman ang next mong palabas. Kung ano ang maganda at di magandang hatid nito. Salamat, Doc. Galing kay Alan Fernandez. So, Alan, sana nanonood ka ngayon at hinahandog ko itong lecture na ito sa iyo at sa lahat ng mga taong interesado na malaman tungkol sa Buko Juice. At mamaya, abay, maraming nag-message din na, Doc, eh, na-miss namin yung kanta mo pag ending ng program. O sige po, pagbibigyan ko po kayo. At baka nga special ngayon gagawin natin ngayon eh. Dahil maraming nagsasabi na, Doc, tigilan mo na yung kasasayaw at kakakanta. Ang gawin natin kaya mamaya sa finale, song and dance number. Ano sa tingin nyo? Song and dance number. Mamaya, yan ang ating gagawin, ha? Pero, alam niyo po ba na ang Buko Juice po ay low in calories? So, safe naman inumin to. Maski na sabihin mo na overweight ka, pwede naman, no? Ito ay masustansya, maraming nutrition na masasabi natin na mahalaga sa ating katawan na nakukuha sa pag-inom ng Buko Juice. Ngunit gusto kong paalala, ang topic natin ay tungkol sa Buko Juice o coconut water, hindi po sa mismong laman o yung coconut meat. Siguro sa ibang araw, yun ang pag-usapan natin. Pero pag-usapan lang muna natin yung coconut water o kaya coconut juice. Alam niyo po ba na mayaman niya sa potassium? Sa katunayan, katumbas ng isang buko, yung pinakasabaw niyan, ay katumbas niya ng 4 na banana pagdating sa potassium. Ang potassium ay mahalaga. Diniscuss ko po yan dun sa nakaraang nating lecture tungkol sa salt. Na sinabi ko, di ba, ang potassium ay nakakatulong para ang inyong blood pressure ay maging regulated o maging normal. So, importante yan. At alam natin ang Buko Juice ay refreshing, masarap. Eh, pag ikaw ay nauuhaw, yan ang magandang parang ipamalit sa uhaw, pampatid sa uhaw. At the same time, pag malakas ka naman pagpawisan, nawawalan ka ng mga electrolytes, eh ba, mapupunuan niya ng pag-inom ng Buko Juice. Daig niya ng mga sports drinks na iniinom ng mga atleta. So, Buko Juice, mas okay pa nga yan na inumin ng mga atleta compare mo sa mga sports drinks kung totoosin. Pero, bago tayo mag-umpisa, kailangan alam muna natin ano ba yung botanical name? Botanical name o kaya scientific name ng buko? Ito po. So, ang coconut po, ang scientific name ay Cocos nucifera. Cocos nucifera. Parang cocos na Lucifer na walang pera, no? Parang gano'n, na joke lang. So, cocos. At alam nyo ba na marami pong mga trivia na ngayon ko lang nalaman pagdating dito sa buko? Ano po yung mga trivia na yan? Eto na, coconut trivia. Alam nyo po ba na ang coconut ay yung salitang coconut ay galing po sa salitang Portuguese at Spanish. Noong 16th century, pinangalan nilang coco galing sa salitang skull o bungo o kaya head. Ah! Kaya pala pag isang tao medyo kulang yung pag-iisip, oh, o kaya sinasabing medyo, ayoko namang sabihin bobo, hindi po yun ang tamang word, ha? Wala akong sinabi, ana. Medyo inano ko lang, no? Coco! Wala kang coconut! Yung pala ibig sabihin noon, pag hindi nag-iisip, wala kang coconut. Ibig sabihin, wala kang head. Yung pala yun, galing sa salitang Portuguese at sa salitang Spanish. At ang coconut water, eh nanggagaling po yan sa mga young coconuts. Tandaan nyo po ah, young. Pag sinabing young o batang coconut, yan po'y mga 5 to 7 months lang ang edad.
Aba, parang tao rin, no? Di ba ang tao pag bata, sabi nila masabaw o ma-juice. Tapos pag matanda daw, eh, tuyot na. Ah, di ba, no? Ay, hindi sa akin galing yan. Eh, galing po dito sa nabasa ko, ha? Young coconuts, 5 to 7 months old. Ngayon, tatanungin ko kayo, alam nyo ba difference ng sa Tagalog kasi tawag nyo buko? O kaya, ano, nyug, di ba? Yung palang buko, yan yung young coconut. Pag sinabi mong nyug, yan po yung matured o kaya matandang coconut. Yan. So, ang pinag-uusapan natin, water ng coconut. So, nanggagaling to sa young coconut. At ang tanong, ang coconut ba ay prutas? Fruit? Ito ba'y nut? O ito ay seed? Ano sa tingin nyo? Sige nga, hula. What is a coconut? Fruit? Nut? Or seed? Alam nyo ba kung anong tamang sagot? Eh, maraming tao magsasabi, ah, prutas yan. Yung iba sasabihin, hindi, nut yan. O hindi, seed. Pero alam nyo, ang tamang sagot, lahat yan tama. Bakit? Ang coconut pala, eh, tinatawag natin na seed kasi ito yung pag sinabi mo, coconut is a seed because it is the reproductive part of the tree. Ibig sabihin, yung seed na yan, yan yung tutubo para maging puno at lumabas yung buko. Pero ang coconut is also fruit because of its fibrous one-seeded drupe. Mamaya, papaliwanag ko yan. So, yung mismong laman, yung sinasabi niyong malauhog, yan po yung prutas. Okay. But coconut is also a nut because of loose definition of a nut is nothing but one-seeded, no? Fruit. So, yun pala ang nut. So, pag tinignan niyo yung coconut, ganito yan. May tatlong layers yan. May sinasabing exocarp, mesocarp, at saka endocarp. So, ano ibig sabihin ng exocarp? Ayun yung pinaka-outer covering, yung pinaka-labas. Yung pag hinahawakan mo yung buko, yun yung ang tawag exo from the word labas. Then yung mesocarp, yan yung harsh. Yan yung ginagawa niyong bunot. Okay? Yan ang ginagawa niyong bunot. Yung endocarp naman, yan yung shell, yung pinaka-bao. So, yan yung tatlong layers ng coconut. Eh baka may magsabi, Doc, niloloko mo naman kami. Matured coconut yan yung pinapakita mo eh. Matanda na yan. Bakit? Una-una, makapal yung mismong laman. Nalalaman pala pag bata, manipis. Manipis yun. Kaya nga sinasabi nyo, malauhog, batang coconut yun. Pag binigyan ka ng, for example, umorder ka sa restaurant, at binigyan ka ng coconut na napakatigas, hindi mo makayod na ng kutsara mo. Ay bay, matanda na yan. Talagang walang pinagkaiba talaga sa tao. No, napansin ko, walang pinagkaiba sa tao to. So, ito po, papakita ko yung young coconut. Ito na yung young coconut. So, ano ibig sabihin ng coconut layers droop? Pag sinabi mong droop, ayan na yan. Yung mga isa-isang layers na yan, yan yung pinaka-covering. So, kagaya ng pinaliwanag ko kanina, may endocarp, may mesocarp, at may exocarp. Diba? Yan yung tatlo. Pero yung laman, kasi ang pinag-usapan natin kanina hanggang doon sa bao lang eh. Ngayon yung laman, ang tawag endosperm. Yan yung meat. Yan yung meat o yung tinatawag yung coconut meat. Yan, endosperm. So pag kumain ka pala ng coconut meat, parang kumain ka na rin ng sperm, no? Parang ganun ang ibig sabihin eh. Endosperm lang ang tawag ha. O baka isipin nyo kung ano-anong maisip nyo ha. Basta endosperm. Okay. So, ano ba mga coconut trivia natin? Unang-unang, coconut water is alkali. Yan. So, ano ibig ko sabihin? Bakit ko sinasabi to? Kasi, marami nagtatanong sa akin, Doc, meron akong hyperacidity. Meron akong GERD. Pwede ba ako uminom ng sabaw ng buko? Ang sagot, pwede. Nagkakaproblema lang kung malamig yung sabaw ng buko. So, usually, na-advise ko sa mga pasyente ko, kung inom kayo ng buko, yung sariwa. Yung mismong binuksan at ininom mo agad. Hindi po yung linagay mo sa refrigerator na nakabote, tetrapak at kung ano-ano pa. Dapat yung mismong fresh. Okay. So nakakatulong yan kasi alkali yan. Sa katunayan, alam nyo ba, nung World War II, eh, coconut water ginagamit nilang parang panswero sa mga nasusugatan na sundalo. Kasi naitulad nila na yung alkaline ng water ay pareho sa human blood plasma. So ito'y sineswero, intravenously pinapadaan sa ugat
binibigay ito sa mga sundalo na nasugatan o kung ano man, natamaan ng bala, na nagbe-bleeding. At ito'y ginagamit for rehydration para hindi sila ma-dehydrate in a short-term emergency situation. So yan ay ginagamit nung araw. Actually, hanggang ngayon, kung talaga naman nasa isang lugar ka na wala tayong makuha mga pangsuwero sa inyo, eh pwede yan. Ito nga yung picture, nakunan ko pa ng picture. Nakita ko itong picture na to, yung mismong coconut, eh parang linagyan lang nila ng tubo para may connection papunta rin sa ugat ng pasyente. So, in-enlarge ko kasi baka hindi nyo na mabasa. So, intravenous coconut setup. Yan po yung nakikita nyo sa figure. Yung mismong coconut sa single chamber blood transfusion tubing, attached yan ha. Tapos nakakabit sa needle, diretso ngayon sa ugat ng mga pasyente. Usually nasa orthopedic setting yan. So ibig sabihin mga panahon yan ng mga gera nung araw, nabalian ng buto, natamaan at nagkaroon ng mga bleeding. So ang ganda pala, no? Kung titingnan nyo, yan yung trivia. So dito sa Gabay sa Kalusugan, hindi naman puros pag-uusapan natin yung sakit. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na nice to know, kumbaga. Di ba? Masarap yung alam natin. So ngayon, pag-usapan na natin yung health benefits ng pag-inom ng coconut water. So ito po yan. So what are the health benefits, no? At ito pong sasabihin ko mga health benefits na to ay meron pong tinatawag na science-based benefits. Hindi po ito, so binasi po natin sa science to, no? So ano po yung mga benefits nito? Number one, it's a good source of nutrients. So, ano yung mga nutrients na kadalasan nakikita sa Buko Juice? Ay may mga carbs yan, fiber, protein, vitamin C, magnesium, manganese, potassium, na 17% ng daily requirement nyo ay nakukuha na sa pag-inom ng isang buko, ha? Ng average na dami ng sabaw niyan ay nasa mga 200 to 250 ml. O halos masasabi na nating isang baso. So, mas masabaw, mas bata. So, pareho na naman sa tao. Pareho na naman sa tao. Mas masabaw, mas bata. Yan ang sabi eh. Ito po, sineshare ko lang sa inyo. Di naman ako farmer para malaman itong mga ito, hindi ba? Meron din itong sodium pero 11% lang. At meron tong calcium na 6%. So yan yung sangkap. Kaya pag naparami naman inom nyo ng buko, eh since may sodium to, maaaring tumaas ang BP nyo. Kung tama lang na inom nyo, since may potassium naman to, eh magre-regulate yung blood pressure nyo. So yan ang advantage. Ngayon, gusto kong ipaalala sa inyo, ang pinag-uusapan natin ay coconut water ng young, green coconut. Bakit ko sinasabi na young, green coconut? Kasi nalaman na habang patanda ng patanda, talagang sorry ha, pasensya na po sa mga senior citizen na matatamaan ha, habang patanda ng patanda yung buko, di ba 5 months, sabi ko, ma-juice yan. 7 months, pwede pa, siguro mga kalahating baso na lang makukuha nyo dyan. Pero pagdating na ng 10 months, yung buko ay 10 months na, na galing sa puno, 10 months na siya nandun. Aba, halos yung sabaw niyan, konti na lang, at hindi na po ganun kasustansya. So hayaan nyo na siya maging nyog o maging matured coconut. Kunin mo na lang yung gata later on. Yan. So yan ang importance ng sinasabi natin young green coconut. Okay. Ngayon, other than the mga vitamin source na nakukuha natin, vitamins and mineral source sa pag-inom ng buko juice, eh meron pa ho itong ibang property. Antioxidant property. So, ano naman yung antioxidant property? Ang ating katawan nang may metabolize, gumagana. Yung mga ginamitan na o yung pinaggamitan na natin sa ating mga metabolism, nagpo-produce siya ng mga dumi. At isa sa mga dumi na yun, yung tinatawag na mga free radicals. So, ito yung mga unstable molecules na pwede pong maka-harm sa atin. So, ito yung mga pwedeng mag-cause ng early aging, pagputi ng buhok, pag wrinkles, and even cancer. So, itong mga unstable molecules na tinatawag na free radicals, pag tayo po ay under stress or under injury, ito po'y dumadami ng dumadami hanggang makapinsala sa atin. Ang tawag doon sa pinsala na dudulot nitong mga ito ay oxidative stress. So, ini-stress niya yung mga cells natin. Kaya dahil dito, mas mataas ang chance na magkaroon tayo ng sakit.
So yan na yun. So, according sa mga research na ginawa sa mga animal, kasi wala pang research na ginawa sa tao, no, pagdating dito, ang coconut water ay may taglay na antioxidant at minomodify niya itong mga free radicals para hindi ito mag-cause ng pinsala sa ating katawan. At yung mga nakikinig na may liver damage, mapapati liver o kung anumang sakit na may kinalaman sa atay, may isang pag-aaral na ginawa sa daga. Okay. Na nalaman nila na na-improve yung oxidative stress at ang coconut water ay nakatulong mabawasan ang mga sakit na may kinalaman sa atay. Yan. Eh, di ba magandang malaman yung mga ganyan? Dahil I'm sure marami sa inyo mga baka nagkaroon ng history ng hepatitis, mataas ang SGPT, may halimbawa fatty liver, may cirrhosis, safe po uminom ng Buko Juice. Pero pinag-uusapan natin dito palagi gano'ng karami. Kung ang inumin nyo po ay isang Buko Juice, yung laman nun, na pagpalagay natin isang baso o higit man sa isang baso, kung isang araw isang ganon, okay na okay po yan. So safe po yan. Okay. Then ano pang magagawa ng Buko? Ang Buko Juice po ay maganda rin para sa mga pasyenteng may sakit na diabetes. So yung mga diabetic na nakikinig ngayon, very important na maintindihan nyo po ito. May mga research na ginawa na ang coconut water ay nagpapababa ng blood sugar. Ini-improve nito yung mga pasyente na may mga nararamdaman na dala ng diabetes. Sa isang pag-aaral na ginawa, mas naging maintain na maayos ang blood sugar ng mga grupo ng mga pasyente na may diabetes at pinainom ng Buko Juice o coconut water. Mas bumaba ang kanilang hemoglobin A1C na ito po'y indication na mas nakokontrol ng mas matagalan ang inyong blood sugar. Kasi itong tinatawag na hemoglobin o HbA1c, ito po'y inaalam natin ang sugar nyo 3 months ago. So, sa pag-inom ng Buko Juice, nakita nila mas naging maayos ang control ng kanilang blood pressure in the long term or long run. Okay, so tandaan nyo po yan. Because of the fiber content din ng Buko Juice, mas maganda ang digestion. So yung mga pasyenteng constipated, halimbawa, pwedeng uminom ng Buko Juice. As I've said, 240 ml o isang Buko Juice lang ay sapat na. Huwag na iinom na marami. Dahil sa 240 ml, meron ka makukuwang 6 grams ng fiber. Ay 3 grams of fiber at may mga carbs na mabuti sa digestion na 6 grams. Okay, so yan po ay base sa pag-aaral. At ang maganda nito, ang Buko Juice ay meron pong taglay na magnesium na mahalaga po para na maging mas sensitibo ang insulin nyo sa katawan at magamit nyo. So binabawasan nito ang blood sugar lalo na sa mga type 2 diabetic at mga pre-diabetic. Ibig sabihin ng mga pre-diabetic, yung medyo lampas ka na sa normal pero hindi pa naman lumampas sa mga 126 milligrams per deciliter ang inyong blood sugar. Lalo na kung may lahi kayo. Okay? Then ano pang nagagawa? Alam ng lahat na kung meron ka mga UTI o mga kidney stone, pwedeng uminom din ng Buko. Bakit? Kasi isa sa natutulungan ng Buko, Buko Juice o coconut water ay makaiwas tayo sa kidney stones. Drinking enough fluid is important. Inuulit ko, drinking enough fluids is important. So tubig, plain water is okay, walang problema. Pero nakita sa pag-aaral na ang coconut water na idinadagdag nyo sa tamang bilang ng tubig kada araw ay mas lalong maganda ang nagiging resulta. Ang kidney stone po, kadalasan ay nanggagaling yan sa mga high calcium, oxalate at iba pang mga kristal na nabubuo sa inyong ihi. So pag concentrated ihi nyo, malaking chance magkaroon po kayo ng mga bato sa bato o bato na nakaharang sa daanan ng ihi. So sa pag-inom nyo po ng coconut water, napipigilan ang pamumuno itong mga kristal na to. Lalo na napipigilan na mag-ipon-ipon to at magdikit sa inyong kidney at sa inyong daanan ng ihi. Yan, kita nyo? So ang daming benefits talaga, no? Hindi lang yun, meron pa. Ang coconut water ay tumutulong din na suportaan ang inyong puso. So it support heart health, no? So healthy heart. Bakit? Nare-reduce ang chance na magkaroon kayo ng sakit sa puso dahil ang
Ang pag-aaral na lumabas, nakakatulong ang coconut water na mabawasan ang inyong kolesterol at triglyceride. Tulad ng sinabi ko kanina, tumutulong din po ito na mabawasan ang fatty liver. So, yung mga may fatty liver, napapababa po nito ang liver fat. Dahil nga doon sa inyong kolesterol, di ba? So, may connection po yon. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga daga, pasensya na kayo dahil puros daga itong mga research na nakuha ko eh. Lahat po ng mga pag-aaral halos palagi sa mga daga eh. Okay. So, dito sa isang research, nalaman na 45 days pinainom ng coconut water yung mga mataas ang kolesterol, mataas ang triglyceride. At pagkalipas ng 45 days, tiningnan ang kanilang mga blood test at nakita bumaba ang kanilang blood test. Pero, hinalintulad nila yung kano karami ininom ng daga na coconut water. Ikinompute nila, sinasabi na 4 ml per 100 grams ng daga. Pag yan daw, i-convert mo sa tao, kung 150 pounds daw yung tao, ang kailangan niyang inumin mga 2 liters or 2.5 liters. Sobrang dami naman, di ba? Pero yan yung computation na ginawa. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka nang uminom ng tubig, panay Buko Juice, ha? Ako, nakakainom ako na 1 litro na Buko Juice sa isang araw. So, wala naman akong naging problema. Mas maganda ang control ng BP ko. Pati nga minsan, nahihilo ako dahil sa nakakain ko, Buko Juice ang iniinom ko, nakatulong din. So, you can try that also. Okay. Then, pang-anim, tumutulong na ma-reduce ang inyong blood pressure. Yan ang maganda. So, pag na-reduce yung blood pressure nyo sa pag-inom ng coconut water, maganda, bumalik kayo sa doktor nyo, baka pwedeng bawasan din yung gamot. May mga pagkakataon, pag ang inyong lifestyle ay naayos nyo na, yung gamot nyo ay maaring, aba, sobra na yung gamot ko, sobrang baba na ng BP ko. Kaya, ang kagandahan, pag binago nyo yung lifestyle nyo at sinaman yung pag-inom ng Buko Juice, maaring bumaba ang BP nyo. Ay, yung gamot nyo na dating 10 milligrams, baka gawin 5 milligrams. Kung 100 milligrams na losartan, baka pwedeng 50 milligrams, di ba? So, ibig sabihin, kung ang lifestyle binago nyo at bumaba ng BP nyo, bumaba kolesterol nyo, bumaba sugar nyo, may chance na mabawasan yung gamot. Hindi ko mapangako na maalis o matitigil ang gamot, pero may chance ang maibaba. Okay. So, ano naman dahilan bakit bumababa ang blood pressure kung kayo umiinom ng coconut water? Ang dahilan, because sinabi ko kanina na ang potassium content na 600 milligrams, which is 17% ng kailangan nyo sa isang araw, 600 milligrams na potassium nakakatulong magpababa ng blood pressure. Yan po yung DASH diet. If you remember yung aking lecture na yung DASH diet, high in potassium, high in calcium diet, importante yun, di ba? Binanggit ko po yan, di ba? Saka magnesium. So yung potassium, calcium, magnesium, mga tinatawag natin minerals na kailangan natin para ang BP natin mas maging kontrolado. Okay. At isa pang bonus, ang coconut water nakakatulong mabawasan ang lapot ng dugo o pamumuo ng dugo o yung tinatawag na blood clot. Nalaman sa pag-aaral na meron tong anti-thrombotic activity. Anti-contra-thrombotic. Pamumuo ng dugo. Yan yung pwede magkaroon ng pagbabara sa ugat. Kung sa ulo, pwede ka magkaroon ng tinatawag na stroke, di ba? So, yan yung tinatawag na ischemic stroke. Ibig sabihin, nagkaroon ng bara, either dugong namuo o kolesterol na nagbara, naging plake dun sa inyong ugat. Okay. So, this is very important. So, lahat ito pinag-usapan natin, hindi gamot, kundi ano yung mga pwede makatulong sa inyo. Then, number 7, tumutulong din ang coconut water, ma-restore ang inyong electrolytes balance. So, binabalansin nito yung inyong mga sangkap ng tubig sa katawan. So, ano yung mga sangkap na yun? Di ba? Yung mga sodium, potassium. Yun yung madalas nyong ipa-blood test, di ba? Sodium, potassium, yung mga magnesium at iba pa. Okay, so binabalance niya. So, minimaintain niya yung tinatawag na proper fluid balance sa inyong katawan. Rine-replenish nito yung mga electrolytes na nawawala during exercise. So, yung mga atletang nanonood ngayon, maganda po. Kung talagang sasabak kayo sa mga matitinding physical activity, lalo na kung mainit ang panahon, Buko Juice ang inumin nyo siguro instead of water.
lalo na after the exercise. Dahil pinauwisa ka na ng todo, ibalik natin yung mga nawawalang electrolytes. Okay? Then, number 8. Alam nyo ba na ang coconut water, maaari may tao na hindi uminom ng tubig. Pero pag binigyan mo ng Buko Juice, gustong-gusto. Nakaka-2 litro. So, ano ibig sabihin? Maganda to as a source of hydration. So, yung mga mahina uminom ng tubig, yung iba dyan, soft drink sa soft drinks, hindi pwedeng pamalit yung soft drink sa tubig ng katawan nyo. Pero ang Buko Juice, pwede kung tutuusin. Yung mga sabaw, pwede rin yan. Pero hindi yung kape, hindi po yung mga tsokolate, hindi po yung mga milk tea, hindi po. Buko Juice, pwede rin. So, anong nagagawa niyan? Well, una-una, low in calories yan. Saka carbs, so hindi nakaka-gain ng weight yan kung tutuusin. Pero meron tayong mga maling ginagawa. Yung bumili ka ng buko, linagay mo sa rep, tapos ininom mo after 2 days, 3 days. Unang-una, yung sustansya bumababa. Pangalawa, mapapansin nyo pag mga 1-2 araw na nakalipas, iba na yung lasa. Parang tubig na lang na wala na yung sarap na tinatawag. So, mali yun. Pangalawa, akala natin pag sinabing Buko Juice, pwede yung naka-tetra pack. Kasi yung naka-tetra pack, kadalasan doon may preservative. Palagi ko sinasabi, paano magiging fresh yung Buko Juice na sa tetra pack? Pakatapos nandun sa manufacturing plant, halimbawa, dinala yan sa supermarket. Sa supermarket, hindi naman nabenta agad yan na ininom mo agad. So, pagpalagay na natin, tumagal ng 1 buwan yan mula sa paggawa hanggang sa ma-display dun sa supermarket o tindahan. So, hindi mo na ma-expect na ganun fresh. At minsan, may lasang chemical. Mapapansin niyo po yan. Okay? So, ang pinag-usapan, fresh Buko Juice. Okay? Iwasan natin yung mga sinabi ko na linagay sa rep ng matagal o kaya bumili ng mga may flavoring. Kasi may mga buko ngayon na nabibili na sa pack. Meron pa nga ako nakita para may pandan flavor. Meron pang may, para may saguyata o gulaman pa ng buko. Aywan ko ba kung paano nagagawa yon. Delikado po yan dahil unang-una, maraming preservative at meron yan sugar, added sugar. Kaya hindi pwede yan sa mga diabetic patient. Ang pinag-uusapan, fresh coconut water. Okay? So, ano yung mga common question na naririnig ko sa mga pasyente ko? Doc, ito yung mga kausap ko, mga lasinggo eh. Doc, may hangover ako eh. Pwede ba ako mag-Buko Juice? Well, pwede. Walang problema. So, nakakatulong yan. Pero hindi garantisado yan na mawala yung hangover mo. Kasi ang hangover, number one, pwedeng because of dehydration. So, baka katumbas din ang pag-inom mo ng tubig yung pag-inom ng Buko Juice kung hangover ang pag-uusapan. Okay? Then, ano pa mga common tanong? Eh, Doc, okay ba sa senior citizen uminom ng Buko Juice? Okay naman. Pero may mga tao naman siguro, kung hindi ka naman uminom talaga nito at first time mo inom, siguro wag mo inumin lahat o 1 buo. Pwede siguro 1/4 muna, then obserbahan nyo muna kung okay sa inyo. Ayoko naman mabigla din, lalo na kung may edad. Okay na? May nagtanong din sa akin, Doc, nakakatulong ba mabawasan yung wrinkles? Nakakabata ba ang Buko Juice? Eh, tingin ko hindi. Pero kung dehydration o kakulangan ng sapat na tubig ang dahilan kung bakit natutuyot ka o kaya nagkakaroon ka ng mga wrinkles, eh di makakatulong yung Buko Juice dahil rinirehydrate kayo eh. Ibinabalik yung tubig, di ho ba? So ano pa yung mga common question yan eh. So ngayon, since pinag-usapan natin yung good effect, eh meron din naman medyo bad effect. So ito naman yung mga bad effect. So alam natin lahat na safe uminom ng Buko Juice o coconut water. Okay yan, likely very safe naman eh, di ba? Coconut water is likely safe for most adults when consumed as a drink. Pero it might cause fullness or upset stomach. So sumasakit nun siya, parang umihilab sa iba. Hindi dahil sa hyperacidity, kundi maaari dahil sa malamig. Kasi ang buko malamig yan sa katawan. So I suggest pag inumin to, wag naman yung pagkagising sa umaga, iinom ka na kagad. Siguro maganda yan during lunchtime o kaya merienda, ganyan. Pero uncommon naman po yung dadaing na sumasakitan dyan sa pag-inom ng buko, lalo na kung hindi malamig. So tandaan nyo po na yung high potassium levels naman, eh hindi naman pwedeng inom ka maraming buko, lalo na kung may edad, kasi yung potassium level naman, masama din kung sobrang taas, bumibilis ang heartbeat. So, di ba, may mga pasyente na pinalilimitan nga pagkain ng saging. O kaya, yung mga may kidney problem, pinapalimitan din ang pagkain ng mga pagkain o inumin na may mataas na potassium.
Then ano pang bad effects ng coconut water? Kidney disease. So kung meron pa kayong kidney disease o kaya kidney failure, nasa stage 5 na po, na talaga naghihintay na lang ng transplant o nagda-dialysis, baka kailangan yung limitahan o iwasan pag inom ng buko juice. Dapat tanungin nyo yung doktor nyo, dahil lang inyong kidney ay hindi na nagpa-function na maayos, hindi niya nansasala yung mga potassium ng mas maayos. Ano pa? Nangyayari din po na minsan may allergic reaction. Pero bihira po ito. Pero nangyayari po ito, lalo na kung may allergy ka rin sa mga mani, no? Kasi ang coconut, sabi ko nga kanina, parang nut din, di ba? So, ang coconut water ay pwede maka-experience ang tao ng allergy, at ito po yung mga pwede maramdaman. Halos pareho po ng nararamdaman na may allergy sa ibang pagkain, tulad ng pagkakain niya, naduduwal, nasusuka, nagkaroon ng pantal-pantal, no? Yung hives na tinatawag. Eczema, parang natuyo yung balat na makati. Diarrhea, o kaya malambot ang dumi, napapadalas ang CR, nagkakaroon ng rash o rashes, wheezing sound na parang may hika, nahirapang huminga, o kaya tinatawag na anaphylactic shock. Ito na yung severe form of allergic reaction. So though this is very seldom, very rare, nangyayari po yan. So binibigyan ko rin ng babala kung meron kayong mga allergic reaction sa pagkain o sa anumang inumin. So ayan po ang aking paliwanag. Kung nagustuhan nyo po, siyempre alam nyo na ang gagawin nyo. Thumbs up, di ba? Susunod, mag-subscribe. At siyempre, click nyo po yung notification bell. Eh ako naman eh, di ba, tulad na sinabi ko, gusto ko sana makaabot tayo ng 1 million subscribers bago sana mag-September. September 3 to be exact. Eh na yung pa-birthday gift nyo sa akin. Ha? Pa-birthday gift nyo sa akin. Okay? So, teka, mayroon pala ako nakalimutan. Eh nangako pala ako kanina, no? Ano ba yung pangako ko? Sabi ko eh, doon lang sa mga gusto, ha? So, exit na po yung mga iba. Yung mga iba sa inyo na hindi na interesado dun sa song and dance number ko, eh umexit na po kayo, ha? At ito'y para lang sa mga loyal, mga subscribers na talagang GSKers na tinatawag. Teka sandali, ha? Kasi may production number to. Sandali lang po, ha? Sandali. Okay. Eh, siyempre, may production number to. Ah. Hindi to basta-basta. Special nga to eh. Okay? Para po sa inyong lahat itong kantang to na may kasamang sayaw. Wala nga lang akong coconut. Parang bastos, no? Eh, wag na nga. Para sa inyo lahat ito. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now the coconut nut is a big, big nut. But it's delicious nut. It's not a nut. It's the cocoa fruit of the cocoa tree from the cocoa farm family. Okay ba? Oh, palakpakan naman dyan! So maraming salamat po sa inyo. Ay nako, ganda ba ng suit ko? Oh, diba? Siyempre kailangan parang Hawaiian ng konti. No? Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Napagod ako doon? Sana po nagustuhan nyo po yung aking performance. Hindi, yung lecture ko pala. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Gary C. Siyempre, ang inyong... Goodbye. Sa kalusugan. Bye-bye.